Magandang araw sa inyo, mga mag-aral. Ako ang inyong guro, si Ginoong Ronald, na gagabay sa inyo sa araling ito. Ngayon, tutunghayan natin ang ating bagong paksa. Ito ang paggamit sa mga uri ng pangungusap. Handa na ba kayong matuto? Ilabas ang inyong kagamitan at simulan na natin. Ano ang nakikita ninyo o masasabi ninyo sa mga larawan? Tama, nasira ang mga kabuhayan dahil sa bagyo. At isa pa, wala nang matutuluyan ang mga bata. Gumuho ang lupa. Sadyang nakakasira ng kalikasan at kabuhayan ang bagyo. Kaya naman, dapat ay lagi tayong handa. Balikan natin ang mga pangungusap na ginamit natin kanina. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Nasira ang mga bahay dahil sa bagyo. Wala nang matutuluyan ang mga bata. At lumambot at kumuho ang lupa. Alam niyo ba kung anong uri ng pangungusap ang mga ito? Huwag kayong mag-alala dahil isa-isa nating pag-aralan ang mga uri ng pangungusap. Kaya ano pa ang hinihintay niyo? Halina at tayo maglakbay sa mundo ng asignaturang Filipino ng ika-anim na baitang. Alam na natin na ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Narito ang mga uri ng pangungusap. Una, pasalaysay o paturol. Ito ay pangungusap na nagsasalaysay ng katotohanan, opinyon, pahayag, kaisipan o pwede ring pangyayari. Lagi itong nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, masayang naliligo ang mga bata sa ilog. Ikalawa, pangungusap na patanong. Ito ay pangungusap na ginagamit sa pagtatanong at tandang pananong ang bantas sa hulihan nito. Halimbawa, kailan kaya tayo magbabakasyon sa probinsya? Pangatlo, pangungusap na padamdam. Ito ay nagsasabi ng matinding damdamin gaya ng tuwa, pagkagulat, paghanga, panghihinayang at iba pa. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Kadalasan, ito ay gumagamit ng mga salitang aba, aray, o naku. Halimbawa, naku, nasusunog ang bahay ni Namang Wilner sa kabilang baryo. Ikaapat, pangungusap na pautos. Ito ay uri ng pangungusap kung saan ay nagpapahayag ng pag-uutos. Ito ay maaaring magtapos sa tuldok o tandang padamdam. Halimbawa, Jordan, pumunta kayo sa bundok at kumuha ng panggatong natin mamayang hapon. At ang panglima ay ang pangungusap na pakiusap. Ito ay uri ng pangungusap na nagsasaad ng pakiusap. Ito ay madalas na nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Kadalasan, ito ay gumagamit ng salitang paki. Halimbawa,
Pakiabot nga ang aking lapis na nasa mesa, Kawi. Natapos na natin ang ating talakayan. Ngayon, ano-ano ulit ang mga uri ng pangungusap? Sige nga, isa-isang ibigay ang mga ito. Magaling! Sabihin kung ang mga sumusunod ay pangungusap na pasalaysay, patanong, paramdam, pautos o pakiusap. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Nako, itlog na lang ang pagkaing natira. Anong uri ng pangungusap ito? Ito ay pangungusap na padamdam. Ikalawang bilang. Ang mga ibon sa bundok ay malayang namumuhay. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na pasalaysay o paturon. Tatlong bilang. Bakit ka umiiyak dyan? Tama. Ito ay pangungusap na patanong. Kaapat na bilang. Buknoy, ibigay mo nga sa inyong ate ang mga module na yan para simulan na niyang sagutin. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na pautos. Ikalimang bilang. Jessa anak, maari mo bang ihanda ang agahan natin mamaya? Ito ay pangungusap na pakiusap. O, paano? Nakailang tamang sagot ka? Ang galing, paghusayan pa. Laging tatandaan, may limang uri ang pangungusap. Una, pangungusap na pasalaysay o paturol. Ikalawa, pangungusap na patanong. Ikatlo, pangungusap na padamdam. Pang-apat, pangungusap na pautos. At ang panglima ay pangungusap na pakiusap. Handa ka na ba sa iba pang mga gawain? Kung ganun, buksan na ang inyong kagamitang pampagkatuto at sagutin ang mga gawain na kapaloob dito. Kapag may hindi naintindihan sa mga panuto o gawain, huwag mag-alinlangang magtanong sa inyong guro. Alagaan mo at huwag hayaang madumihan o mapunit ang papel na ito. Siguraduhin din na maayos ang inyong pagkakasulat upang madali itong maintindihan. Hangad ko na sana ay magawa mong sagutin lahat ng tama ang bawat gawain. Muli, ako si Teacher Ronald na nagsasabing panatilihing tayo'y laging handa upang ang buhay ay laging ligtas. Hanggang sa muli mga bata, paalam!